Good morning po, mga kapatid. Check lang natin ang sound. Good morning po. Okay. Isang maulang umaga po sa ating pong lahat. Medyo yung ating pong mga kababayan ngayon ay nakakaranas ng mga pagbaha. At meron pang lindolan eh, dito sa may Batangas. At ganun pa man ay patuloy tayong magkaroon ng mga pananalangin para po sa kanila. Ano po? So, pero ganun pa man, syempre, patuloy pa rin tayong magpuri sa Panginoon dahil sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, safe pa naman tayo at patuloy po niyang pinagpapala at iniingatan. Ano po? So, sa oras po na ito, tayo muna po ay mag-ukol ng isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa umagang ito na muli po'y pahiram po ninyo sa amin. Isang umaga na punong-puno ng mga biyaya ninyo, isang umaga na patuloy na pinahiram kami ng buhay at lakas upang masilayan muli ang kagandahan ng sanlibutan na inyo pong nilikha. Bagamat sa oras po na ito ay dumaranas po kami ng mga pag-ulan, at ang iba po namin mga kababayan ay dumaranas naman po ng paglubog ng kanila pong mga tahanan. Kaya sa oras po na ito, lumalapit po kami at dumudulog sa inyo na patuloy po na samahan po ninyo ang aming pong mga kababayan na higit na nasasalanta ng mga pag-ulan po na ito. At tulungan po sila na maging safe, patuloy po na ang inyong protection ay maranasan po nila sa kanila pong mga buhay. At itulot po ninyo na nawa po ay ang ulan po na ito ay tumigil na, tumila na upang sa gayong Panginoon ang pagtaas ng tubig ay hindi na po mangyari kundi magpatuloy na po ito sa pagupa. Kayo po Panginoon ang aming inaasahan lalo na po sa ganitong mga panahon ng aming po mga buhay. Ibinibigay namin lahat ng papuri sa inyo at humihiling po kami na sumagana ang biyaya ninyo sa bawat isa. In Jesus' mighty name, Amen. So good morning po sa lahat ng nariyan na kasama po natin. Ano po, ngayong araw po na ito. So hindi po ito yung day natin. Ano, wala po kasi tayo noon, Thursday and Friday. So magme-make up lang po tayo ngayong Sabado. Ano? Kaya siguro yung iba nating mga kapatid ay wala. At saka masarap matulog ngayon. Eh, ano? So masarap matulog. Mahimbing ang tulog ngayon dahil malamig. Ano? So masarap magpahinga pag ganito. Sabi nga sa inyo palagi, pag may ganitong mga pag-ulan, pagtaas ng tubig, may dalawa klase ng tao. Eh. Yung isa ay takot na takot, nervyos na nervyos. Kasi hindi alam ang gagawin dahil ang lakas ng ulan, tumataas ng tubig, so takot na takot. Meron namang iba riyan, tulog na tulog. Gano? Sabi nila, naku, sarap matulog. Gano? Kahit nagising na, ay nagkumot pa rin. Ano? Nagtalokbong pa rin ang kumot kasi sarap matulog sa ganito. So sino nag-enjoy? O, na yung tulog na tulog. Gano? So kaya siguro wala pa yung iba nating mga kapatid. Baka sa replay na sila makapanood ng ating pong live streaming ngayon. Ano po? So, pag-uusapan natin muli ang tungkol sa pananalangin. So, naroon pa rin po tayo. Ano po? Simula nung mag-start tayo ng morning devotion, ang pinag-uusapan natin is prayer. Ano po? Yung pananalangin pa rin. Ano po? Ngayon, pag-uusapan natin, how do I pray? Paano ba ako mananalangin? Paano ba dapat tayo manalangin? Ano po? Ang ating pong Panginoong Jesus minsan ay tinanong ng kanyang mga alagad doon sa Luke chapter 11 verse 1. Sabi ng kanyang mga alagad sa kanya, Lucas 11:1, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Marunong namang mag-pray itong mga alagad niya. Ano? Ang kanilang hinihiling ay baka kasi mali yung kanilang way ng kanilang mga pananalangin. Kaya sabi nila sa Panginoong Jesus, pwede po ba
turuan niyo po kaming mag-pray. Ano, kasi ang ating Panginoong Jesus, napaka-prayerful niyan eh. So, kitang-kita ng kanyang mga alagad, every day, every night, every morning, sa bawat buhay ng ating Panginoong Jesus, talagang mapanalanginin siya. Ngayon, lumapit sa kanya yung isa sa mga alagad niya. Sabi niya, pwede po ba turuan niyo po kami how to pray? So, humihiling sila sa Panginoon na sila'y turuan kung paano manalangin. Ano? So, alam niyo, iyan ang napakaganda na dapat hinihiling natin eh. Yung turuan tayo how to pray. Ano? Dapat ganun. Kasi di ba usually sa atin, pag may gawain tayo sa church, oh, sasabihin mo, o ang magpe-pray po sa atin ay si ganito, magtuturoan niya, hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako. O, di ba? Sasabihin, eh bakit hindi ikaw? Hindi ako marunong mag-pray. Eh bakit hindi ka magpaturo? Minsan ganun ang problema sa atin, ano? Hindi ka pala marunong mag-pray. Eh di, humiling ka, humingi ka ng tulong para maturuan ka how to pray. Gaya ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Ang lakas-lakas ng loob nila na lumapit sa Panginoon, hilingin ng isa sa napakagandang kahilingan. Sabi nila, pwede niyo po ba kaming turuan how to pray? Diba? Di naman sila nabigo dahil tinuruan sila ng Panginoon eh. Diba? Ito yung kung tawagin natin, the Lord's Prayer. Diba yung Lord's Prayer? Yung itinuro niya yung how to pray. Diba? Pag sinuri natin, sige, tingnan muna natin yung itinurong panalangin ni Jesus. Diba? Sabi niya, kapag kayo nananalangin, I'm sorry, dun sa verse 2, nung verses natin, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang iyong pangalan. O, anong ibig sabihin nun? O, simpleng pattern ito ng pagtuturo ni Jesus how to pray eh. Diba sabi niya, Ama namin, sambahin nawa ang iyong pangalan. So, paano magpe-pray? O ano yung pattern na ibinigay niya? Una, mag-pray tayo sa Ama. Yung paulit-ulit natin sinasabi, huwag kayong mag-pray kung kani-kanino. Mag-pray tayo sa Diyos Ama. Siya ang tawagan natin. O, dahil yun ang itinuro ni Jesus eh, na pattern eh. Hindi niya sinabing, oh, mag-pray kayo kay Santiago. Mag-pray kayo kay Pedro, mag-pray kayo kay ganto. Hindi naman itinuro ni Jesus yun na mag-pray kayo sa mga tao sa paligid nyo eh. Diba? So hindi niya sinabi mag-pray kayo kay Mary. Hindi naman niya sinabi mag-pray kayo kay kung sino-sinong tao. Diba? Ang sabi niya, ganito kayo magpe-pray. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. So kanino magpe-pray? Sa Ama. Napakasimple nung pattern eh, na itinuturo niya. O paano gagawin? Sasambahin ang pangalan ng Panginoon. Pupurihin ang kanyang pangalan. Kaya di ba, whenever na tayo pinagpe-pray, paano natin sinisimulan? Pagdakila sa pangalan ng Panginoon. Di ba, sasabihin natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, napaka makapangyarihan ninyo, napakabuti po ninyo sa Diyos namin na nasa langit. Sa Diyos po na ganito't ganyan-ganyan, binibigay natin lahat ng pagsamba, parangal, papuri sa Kanya. Diba? Ganun ang tamang mga pagpe-pray. Sabi niya, dumating nawa ang kaharian mo. O, ibig sabihin nun, doon sa ibang salin, diba? Sabi niya ron ay sundin nawa ang iyong kalooban. Pag tayo nagpe-pray, hindi yung gusto natin ang masusunod, kundi yung kalooban ng Ama. Kasi minsan tayo pag nagpe-pray, parang inuutusan natin ang Diyos eh. Ano? Parang mas magaling tayo sa Diyos. Ano? Nanghihingi lang tayo, tayo pa ang demanding. Ano? Minsan ganun ang problema. Ano? Tayo na lang ang bibigyan, tayo pa yung napaka-demanding sa Diyos. So, para bang tayo pa ang may patabi sa Diyos. Ano? Hindi ganun ang pagpe-pray. Ang pagpe-pray natin, hinihiling natin ang kanyang kalooban ang masunod. Ang kanyang kalooban ng mangyari. Sabi niya, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, humiling tayo sa Panginoon. Anong hinihiling natin? Mga basic necessities. Diba? Mga basic needs. Sabi niya, bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw. Yan ang kanyang hinihiling, daily bread.
So dapat hinihiling natin yan sa Panginoon. Hindi kung ano-ano hinihingi. Hilingin lang natin yung kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan o paghingi ng kapatawaran naman. Diba, ganun tayo. Hindi tayo pray ng pray. Hindi tayo hingi ng hingi. O humihingi rin tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero maganda yung next part niyan eh. Sapagkat pinatatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Sana at dapat. Ano, pinatatawad natin yung mga tao sa ating kapaligiran. At huwag mo kaming hayaang matukso. O, iadya mo kami sa mga masama. So, ganun niya itinuturo yung isang napakasimpleng pattern on how to pray. Pero, ang point natin dito, yung mga alagad niya, lumapit sa kanya. Sabi niya, please Lord, teach us how to pray. Turuan niyo po kami mag-pray. Hindi po kami maalam, hindi po kami marunong. Hindi po namin alam how to pray. Kaya please teach us. Ngayon, nagbigay ng pattern si Jesus on how to pray. Diba? Kung paano tayo lalapit sa Ama. Diba? So, una sa Ama tayo mananalangin, hindi kung kani-kanino, sasambahin natin at pupurihin ang kanyang pangalan, tsaka pa lang tayo hihiling ng ating mga basic necessities. Hihiling tayo ng, meron tayong three requests dun eh. Una yung basic necessities, forgiveness, at tsaka po yung protection niya sa ating pong pang-araw-araw na buhay. So yun lang ang hinihiling natin sa Ama. O, pag tayo nagpe-pray, lalo na ngayon, di ba? Ganun tayong mag-pray eh. Humihiling tayo ng basic necessities, ng forgiveness, at tsaka ng protection. O, sa ulan, protection sa virus, protection sa mga nagkalat sa kapaligiran nating kasamaan, diba? Sa iba't ibang mga bagay na nagaganap sa ating pong paligid. So, yun yung kailangan nating ginagawa. Ano po? So, nagtanong sila sa Panginoon on how to pray. Hindi naman sila nabigo sapagkas sinagol sila ng ating pong Panginoon. Ngayon, paano naman tayo magpe-pray about our posture? Paano tayo magpe-pray? Ano po? So, anong posture yung tamang pagpe-pray? Paano po ba kayo mag-pray? Yung iba nagpe-pray nakaupo, yung iba nakatayo, yung iba nakaluhod, yung iba ay nakayuko, yung iba ay nakadapa, 'di ba? So, ang itinuturo natin sa bata, 'di ba, sa Sunday school, tinuturo ng mga teacher nila, paano ngayon? When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands, kasama ba yan? I fold my hands, I think about Jesus, diba? And He hears me. Diba? So, ang usual na tinuturo natin sa bata, nakaganito ang kamay, nakayuko, at saka nakapikit. Ganun yung mga usual nating tinuturo. Ano? Pero paglaki, hindi na ganun. Wala. Pag matanda na, hindi na nakaganun. Ano? Ano? Ang prayer na lang ay, kasi yan ang symbol of prayer. Ano po? So, hindi na ganito. Ang usual, pag matanda na, nakayuko na lang at saka nakapikit. Ano? So, ano ba ang tamang posture ng pagpipray? Alam mo, sa Bible, maraming mga ipinakita sa atin na halimbawa. In Mark or Marcos chapter 11, verse 25, ang sabi ganito. Marcos 11:25, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin. Pansinin niya, yung posture na ginagawa nila before, nakatayo. Kaya sabi dito, sabi niya, kapag kayo'y tumayo upang manalangin. So ang kanilang mga pananalangin, merong iba nagpe-pray talaga nakatayo. Ano, standing. Ano po, nakatayo sila. Ganun sila mag-pray. Sa 1 Kings naman, sa unang hari, Kapitulo 8, talatang 54, ang sabi po ay ganito. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Okay, paano mag-pray si Solomon?
Oh, nakaluhod. Ano po? At nakataas ang kamay. Oh, ganun siya mag-pray. Si Haring Solomon to, ha? So, habang daw si Haring Solomon nasa altar ng Panginoon, siya'y nakaluhod, nakataas ang kamay, habang nananalangin. So, ganun naman siya mag-pray. Ano, nakaluhod at nakataas ang kamay. Yung pagtaas kasi ng kamay, ibig sabihin niya, surrender, eh. Ano, di ba, kapag may pulis, huhulihin ka, oh, taas ang kamay, ano, suko na po ako. Pag nagtaas na kasi ng kamay, ibig sabihin, wala po akong magagawa na, oh, kayo na po ang bahala sa akin. Oh, ganun po ang ibig sabihin. Oh. Ganun mag-pray si Solomon, nakaluhod, nakataas ang kamay. Yun ang posture niya ng pagpipray. Ano po? Sa Acts chapter 16, or mga gawa, 16, ang talata naman po ay 13 ay ganito. Acts 16:13. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagkakatipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. So nagpunta sila sa tabing ilog to pray. Paano sila nag-pray? Nakaupo. Nakaupo naman sila. So nag-umpukan sila ron, nakaupo sila, dahil sila yung mga nananalangin. So ito naman yung sample nila Apostle Paul. Kasama ng ibang mga kababaihan doon sa tabing ilog, diba? Nakiumpukan sila ron, nakiupo sila, o, upang manalangin. Ano po? Sa Matthew naman, or Mateo, Kapitulo 26, ang talata naman po ay 39. Sabi naman po ay ganito. 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po'y ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. So ang ating Panginoong Jesus naman po ito. Ano po? Noong bago siya bago siya hulihin at pahirapan, siya po ay nanalangin. At paano siya nanalangin? Nagpatira pa. Ano po? Nagpatira pa naman siya. So, nanakayuko ang kanyang muka sa lupa. O, ganun naman yung kanyang pagpipray na ipinakita yung posture. Ano po? So, kayo, paano kayo magpray? O, wala namang talagang itinuturo na ito yung best way ng pagpipray, eh. Ano po? So, any posture ay pwede naman yan, lalo naman kung hindi naman masama. Ano? O pwede tayong mag-pray na nakatayo, nakaupo. Pwede tayong mag-pray na nakarapa, ano, nakaluhod, nakataas ang kamay. Ano? Siguro, wag naman sigurong nakahiga. Ano? Wag naman sigurong nakahiga. Kasi minsan, di ba, ganyan ang kanilang tanong. Eh, di ba, ang puso naman natin, ang tinitignan ng Panginoon, yung motive natin sa prayer, yung heart naman natin, so pwede sigurong nakahiga. Siguro pwede kung ano ka, hindi ka talaga makatayo, ano, hindi ka talaga makaupo, ikaw ay, tawag dito, oh, ikaw ay paralisado, ano, natural, nakahiga kang magpe-pray. Ano? O, kasi pag nakahiga, alam naman natin ang kasunod niya, nato, matutulog. Delikado kasi 'yan, eh. Ano? Nung ikaw nga ay manunood ng TV, naupo ka, eh. Tapos pag magpe-pray, mahihiga ka. Ano? So, parang ano, oh, naglaro ka nga maghapon, eh. Nagtrabaho ka maghapon, eh. Inubos mo ang lakas mo, tapos para sa pagpe-pray, eh, hihiga ka. Liba na lang kung may dinaramdam ka. Oh, 'di ba? Siguro ganun ang ibig sabihin. Pero tama naman na ang heart naman talaga natin ang tinitingnan ng Panginoon. Pero minsan, syempre, doon pa lamang sa posture natin, makikita na natin kung sincere o hindi. Doon pa lamang nagpapakita na ng sinseridad ng pagpipray ng isang tao. Diba? Kasi nagre-reflect yan, eh. Para lang yung lungkot, saya, nakikita yan sa mukha. Ano? So kung malungkot ka, kitang-kita agad sa mukha. Nagre-reflect, eh. So kung anong narito, magre-reflect sa mukha. Hindi maitatago yun, hindi maikukubli.
Diba? Sabi nga nung kanta, sa mata makikita ang aking damdamin. Alam mo na agad eh, ang damdamin o nilaloob ng isang tao, tignan mo pa lang ang mata niya eh. Tignan mo pa lang ang kanyang facial expression eh. Alam mo na kung anong nararamdaman niya. O, hindi yan na itatago. Kahit ngingiti-ngiti yan, ano po, tatawa-tawa, pero kitang-kita mo may lungkot sa kanyang mga mata. O, ganun ang ibig sabihin. Ganun din sa posture natin sa pagpipray. Diba? Doon pa lamang sa panlabas na ginagawa natin, kitang-kita mo na yung sinseridad ng isang tao. Ano po, kapag siya ay dumadalangin sa ating pong Panginoon. Di po ba? O, to whom do I address my prayer? Of course, to God. Our Father in Heaven. Yan yung laging itinuturo ng Bible. Di ba? Yun ang pattern na itinuro ni Jesus. Sabi niya, ganito kayo mananalangin, Ama namin. Di ba? Sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. So, anong itinurong pattern ni Jesus? Kanino magpa-pray? Kanino i-address ang prayer? Sa Ama. In whose name do I pray? Kaninong pangalan ako magpe-pray? Diba? Sabi ng John 16:24, in the name of Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ganyan tayo dapat nagpe-pray. Ano? Ganun tayo dapat nananalangin. Anong ugali or attitude ang ating pong gagawin pag tayo nagpe-pray? Diba sabi ng Matthew 6:5, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Pag tayo nagpe-pray, ang tamang attitude, papaano tayo ay dapat may malinis na puso. Ano? Hindi pagpapaimbabaw. Hindi mo ginagawa ang isang bagay para lang magpakitang tao na, ay, ang galing niyang mag-pray. Oh, ang babait nila. Diba? Ganun yan eh. So, hindi yan for show. Oh, kasi, kailangan ang pananalangin ay bukal sa kalooban natin. Diba? Sa puso natin. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong tutulad sa mga mapagpaimbabaw. O mahilig silang manalangin nakatayo. Ang ginagawa nila yon dahil gusto nilang makita sila, ma-recognize ng mga tao. Ang hinahanap natin, recognition ng Diyos. Hindi ang recognition ng mga tao sa paligid natin. O, saan tayo dapat mananalangin? Sabi ng Matthew 6:6, ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. O, in other words, in a quiet place. Diba? So, sa isang lugar na tahimik, pumasok ka sa kwarto mo, ilock mo, walang istorbo. Ganun yan eh. Kahit ang Panginoong Jesus, di ba, saan siya nagpupunta pag nagpe-pray? In a quiet place. Yan yung pwede nating gawin. Ano po? So, ang importante, we pray. Kung di marunong mag-pray, magpaturo. Ano? Ang mga, di ba, mga simpleng pagtuturo lang ng prayer, di ba, yung natutunan natin nung tayo bata pa, yung ano nga yun? Ask. Diba? Ask, A-S-K-S. Diba? Tama ba yun? Yun yung mga usual natin eh, na mga sample ng ano, ng paghiling natin sa Panginoon eh. Ano, so, ganun tayo mag-pray. Ano po? Meron pang iba't ibang mga way kung paano tayo mananalangin, ano po, sa ating pong Panginoon. So, gaya ng mga alagad ni Jesus, 'di ba? Lumapit sa kanya and humiling sila ng pagtuturo na, pwede niyo ba kaming turuan how to pray? 'Di ba? Tulungan niyo kami how to pray. 'Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Ano? So, sila ay lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong kung paano magpe-pray. 'Di ba? Yung pattern ng Acts, 'di ba? Yan yung maliit pa tayong bata, tinuro na sa Sunday school, how to pray eh. Yung letter A, adoration, pagpupuri sa Panginoon. Then yung C ay confession, hihiling ka ng sorry, aaminin mo lahat ng kasalanan mo sa Diyos. Tapos letter T is thanksgiving,
pagpapasalamat, letter S, supplication, doon pa lang tayo hihiling, di ba? Simple pattern, di ba, on how to pray sa ating pong Panginoon. Pero ang mahalaga, nagpe-pray tayo. Diba? So, yun yung importante sa ating pong Panginoon. So, yun po ang lesson natin today at nawa po ipatuloy tayo na pagpala ng ating pong Panginoon. Ano po? So, sa oras po na ito, hinihiling ko po na magkaroon po tayo ng silent prayer. Ano po? Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Ano po? Samahan niyo ako ngayong oras na ito. Ipag-pray natin ang ating mga kababayan na higit na nasasalanta ng mga pag-ulan na ito. Tumataas na ang tubig sa kanila. Nawa proteksyonan sila ng Panginoon. Tumigil na ang mga pag-ulan. At patuloy na maging mabilis ang pagdaloy ng tubig upang hindi ito umapaw sa kanilang mga lugar. Gayun din ang ating mga kababayan na nakaranas ng paglindol doon sa Batangas, nawa ay safe sila at protectionan sila ng Panginoon. At gayon din ang bagong variant ng virus, ang Delta virus ng COVID-19 na nakapasok na sa ating bansa, pag-pray natin na nawa ay masugpo ito agad at hindi na ito kumalat upang sa gayon ay hindi maging malaki ang maging epekto nito sa ating pong bansa. So let's pray, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nagkasama-sama po muli kami na inyo pong mga anak upang magkaroon po ng morning devotion. Naging blessing nawa sa aming lahat, ang aming pong pagkikita-kita online at ang mga lessons po ninyo na aming pong napakinggan. Tulungan niyo po kami palagi at turuan how to pray upang sa gayong Panginoon ay patuloy na magkaroon kami ng ugnayan sa inyo. Tulungan niyo po ang aming po mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy po nawa na ingatan sila palagi, proteksyonan sila, lalo na po sa mga kalamidad at mga virus na nagkalat sa aming pong kapaligiran. Sa oras po na ito, sa lahat po ng aming gagawin sa buong maghapon, nawa po ipagpalain niyo po kami, iingatan at po proteksyonan. Kung meron pong lalabas ng bahay, ingatan niyo po sila. Magbibiyahe, pagpalain po ninyo sila, Panginoon, at tulungan na kanilang mga lalakarin, gagawin, tatrabahuhin, magkaroon po lahat ng katagumpayan at ang inyo pong pagpapala ay sumagana sa kanila. Sa oras po na ito, humihiling din po kami na nawa po ay patuloy naming maranasan ang inyo pong masaganang biyaya sa buong maghapon at kami naman sa mga simpleng kaparaanan, bigyan nyo ng mga magandang pagkakataon para maging pagpapala sa aming makakasalamuha. Lahat ng kapurihan ay binabalik namin sa inyo at ang pagpapala niyo sumagana sa amin. Jesus' mighty name.